Narito na ang PTV Balita Ngayon. Epektibo na sa November 12 ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Zamboanga Peninsula. Dahil dito, ayon sa DOLE, ang dating 351 pesos na daily minimum wage para sa non-agriculture sector sa rehiyon, magiging 381 pesos na. Habang tataas na rin sa 368 pesos ang minimum pay para sa mga manggagawa sa agriculture sector. Samantala, may aasahan din na aumento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa Region 9. Nasa 4,600 pesos ang buwan ng sahod ng mga domestic workers doon, depende sa class municipalities. Binuksan na ngayong taon ang Belenismo sa Tarlac kung saan tampok ang iba't ibang makukulay at naglalagyang disenyo ng Belen. Ibinida dito ang Belen ng Philippine Army Division na gawa sa Kawayan na sumisimbolo sa adaptability at resourcefulness ng ahensya. Bilang suporta, personal na nagpunta dito si Defense Secretary Gibo Chidoro at ilang opisyal ng Tarlac Heritage Foundation. Ito na ang 16th na taon ng selebrasyon ng Belenismo sa Tarlac. Nasa 53 ang maglalaban-laban para sa 5 kategorya upang ipakita ang matibay na tradisyon at kultura ng probinsya mula pa noong 2007. Para sa mga nais makita ang mga disenyo ng mga Belen, bisitahin lang ang Tarlac Heritage. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu. Dagang salamat, Naomi, ug maayong adlaw. Cebu City Public Library adunay serye sa mga kalihukan nga pwedeng salmutan sa publiko sa mga musunod nga adlaw. Nagkadaiyang mga kalihukan ang giandam sa Cebu City Public Library karong buwan sa Nobyembre. Kini isip kabahin sa kasaulugan sa 33rd Library and Information Services Month. Lakip sa mga kalihukan ang digital literacy for the senior citizens ug sa mga visually impaired. Chess tournament alang sa mga visually impaired ug uban pa. Buot sab ipaabot sa mga nagdumala sa public library nga bukas sa tanang sektor sa komunidad ang library alang sa mga gusto makat-on pinaagi sa pagbasa sa nagkadaiyang libro. The public library is preparing more activities that will involve people from all walks of life. Our main objective is to build an inclusive community. So we have to get involved of all people from all sectors as much as possible. Samtang sa laingbahin, walo ka managlahing inkwentro. Tali sa armadong kusog o sa teroristang grupo ang natala sa Visayas Command sa tibuok buwan sa Oktubre. Dulaan sa 30 ka mga sakop sa New People's Army ang na-neutralize sa armadong kusog sa buwan sa Oktubre. Tulo ang napatay sa inkwentro samtang 25 nibalik na sa sabakan sa gobyerno. Waabot sab sa 30 ka mga lain-laing klase sa armas ug unom ka mga anti-personnel mines ang naembargo sab sa otoridad. Gipasalamatan sa commander sa Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Benedict Arevalo ang mga tropa tungod sa ilang padayon nga pagpuksa sa terorismo sa tibuok Kabisayaan. Padayon gihapon ang panawagan sa gobyerno ug sa armadong kusog sa mga nagpabiling sakop sa teroristang grupo na mubalik na sa sabakan sa gobyerno aron makabot na ang kalinaw sa Visayas region ug wala na ikinabuhing makalas. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Tenghang salamat, Jesse Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!